sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. Nationwide. Ang ating mga balita. Sa mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo ay kinababahala ng World Health Organization. DWIZ. Desisyon ni Pangulong Duterte hinggil sa 4-day work week malalaman na sa Lunes. DWIZ. Mga operator at driver ng Transport Network Vehicle Service sumirit ng 15 pesos na taas pasahe. DWIZ. Food manufacturers, sumiling na rin ang taas presyo pagpapatupad ng price freeze, hindi pa'y kinukonsidera ng DTI. DWIZ. COMELEC, may paglilinaw hinggil sa naimprentang bad ballots. DWIZ. Sa Bangkalakalan, presyo ng bigas tataas na rin. DWIZ. Balita naman sa iba yung dagat, Duchess of Cambridge, Camilla. Kinansela ang kanyang mga aktibidad dahil sa COVID-19. DWIZ. Balitang showbiz, sexy photo ni Ovi Miles umani ng reaksyon sa netizens. IZ Balita Nationwide. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, ika-18 sa buwan ng Marso, taong 2022. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, ako po si Joanna Luna. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At ako naman po, J. Mark Dagala. IZ Balita Nationwide. Sabi-sabi na ating mga balita. COVID-19 update. Inihayag ng World Health Organization o WHO na tumaas ang 8% ang COVID-19 cases sa buong mundo. Kabilang sa mga nakitaan na pagsirit ang mga kaso mula Marso 7 hanggang 13 ang kontinente ng Africa, Europa, gayon din ang rehiyon ng Kanlurang Pasipiko na may pinakamalaking porsyento ng itinasang bagong kaso kabilang ng Pilipinas. Nakitaan kasi ng pagbaba sa COVID-19 testing output ang ilang mga bansa. Dahil dito ay kinababahala ng WHO ang posibleng pagtaas muli ng mga kaso ng virus. Kabilang na, o sa kabila nito ay patuloy naman ang pagbulusok o pagbaba ng bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19. COVID-19 update. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 598 na bagong kaso ng COVID-19 nitong Huwebes. Dahilan para umakyat na sa 3,672,661 ang kabuuang kaso. Batay sa pinakahuling datos ng DOH, aabot na sa 45,394 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Tinaya naman sa 3,569,387 ang total recoveries habang umabot na sa 57,880 ang total deaths. Nasa 24.64% ng ICU beds para sa COVID-19 patients ang okupado, habang 22.4% ng isolation beds at 13.66% ng ward beds sa buong bansa ang kasalukuyang ding ginagamit. Samantala, inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III na posibleng manatili sa Alert Level 1 ang National Capital Region o NCR at iba pang lugar sa bansa hanggang sa pagtatapos ng termino ng Pangulong Rodrigo Duterte sa June 30. Ayon kay Duque, patuloy pang pinag-aaralan ng kanilang ahensya ang posibilidad na maibaba ito sa Alert Level 0. Sinabi ng Kalim na sa ngayon, nakatuon ng DOH sa pagbaba sa Alert Level 1 ng mga lugar na nasa Alert Level 2 sa pamamagitan ng vaccination coverage. Una nang sinabi ni Duque na tatalakayin pa ng AITF o Interagency Task Force ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa, kasama ang iba pang government advisors tungkol sa usapin ng Alert Level 0. Matatanda ang sinabi ng MMDA na sang-ayon ng Metro Manila Mayors na ibaba sa Alert Level 0 ang Pilipinas, partikular na sa Calacang, Maynila. Ang IZ Balita Nationwide ay napakikinggan sa iba't ibang panig ng bansa sa 98.7 Home Radio Davao na 89.5 Home Radio Iloilo. Gayun din sa 93.5 Home Radio Cagayan de Oro at 95.1 Home Radio Naga.
Masyado pa maaga kung aalisin ang pagsusot ng face mask sa mga umiiral na health protocols sa bansa kontra COVID-19. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kailangan matutunan ng Pilipinas ang nangyari sa ibang bansa sa Europa na nakararanas ngayon ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagtatanggal ng health protocol. Kabilang ang Austria, Denmark, Germany at France. Sinabi ni Duque na kailangan na palagian nakabase sa datos at siyensya ang bansa sa pamamagitan ng expert panel nito. Sa naging panayam kahapon ng DWIZ kay Duque, sinabi nito na may tamang panahon at oras ang pagtatanggal ng face mask ng publiko. Ngunit sa ngayon ay hindi pa ito napapanahon. Malalaman na sa Lunes, March 21, ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mungkahing 4-day work week. Gayunman, ipinahiwatig ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar na ibabasa ng Pangulo ang desisyon nito sa rekomendasyon ng Economic Cluster. Una rito, sinabi ni Andanar na kailangang maging maingat sa pagsusuri ng naturang hakbang at dapat ding balansehin ang rekomendasyon. Matatanda ang inirekomenda ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pagpapatupad ng 4-day work week upang makatipid ang publiko sa gasto sa pagkocommute. O Trade Union Congress of the Philippines na matagal nilang ipinatutupad ang 4-day compressed work week kung saan kahit walang batas na umiiral ay pinahihintulutan ito ng Department of Labor and Employment. Sa panayam ng DWIZ, KTUCP Secretary General at Spokesperson Alan Tanhusay, hindi maaaring maging mandatory ang 4-day compressed work week dahil may mga trabaho at industriya na hindi angkop na magtrabaho ng lambas sa 8 oras kada araw. Sila ay makakaranas ng fatigue, sila ay mayroon stress at maapektuhan ang kanilang kalusugan. At higit sa lahat, maapektuhan yung kanilang productivity sa kumpanya. Maari magdulot pa ng aksidente kapag sila ay nagtatrabaho ng labis-labis sa 8 oras. Tanhusay na maaari namang magpatupad ng 4-day compressed work week. Pero sa ibang industriya, dapat na mayroong consultation, consent at agreement sa mga manggagawa. Kung gusto ng mga employer na ipatupad ang compressed 4-day work week na yan, dapat may kagustuhan ng mga manggagawa. Kasi kung hindi gusto ng mga manggagawa ang magtrabaho ng 4-day work week, hindi ho pinapahintulutan ng batas na i-apply o ipatupad ang 4-day work week. Yan po ang tinig ni TUCP Secretary General at Spokesperson Alan Tanhusay sa panayam ng DWIZ. IZ Balita Nationwide. Kaugnay niyan, inihayag ng Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, na nakadepende ang pagpapatupad ng 4-day work week sa mga employer at employee. Sa naging panayam ng DWIZ kay TUCP Secretary General at Spokesman Alan Tanhusay, magkakasundo ang mga manggagawa at employers ay maaring ipatupad ang 4-day work week. Sinabi pa ni Tanhusay na kung ipatutupad ang nasabing rekomendasyon, dapat ay katumbas ang sweldo nito sa 5 araw na pagtatrabaho. Dagdag pa ni Tanhusay na sakaling ipatupad ang rekomendasyon, dapat na nagagamit pa rin ang night differential rate o night shift pay ng mga manggagawa. Dapat applicable pa rin ang night shift kasi bawal ang diminution of benefits o wages. No? Ibig sabihin, hindi pwedeng bawasan ang sahod at mga benepisyo na pinapractice na ng mga magagawa at ng mga employer. So kung magbabawas ka ng oras, magbabawas ka ng sweldo, magbabawas ka ng benepisyo, under the 4-day work week, bawal po yun. Violation na po yan ng labor code. Ang tinig ni Secretary General ng TUCP at Spokesman Alan Tanhusay sa panayam ng DWIZ. IZ Balita Nationwide. Ipatutupad ng Iloilo City Government ang rekomendasyon ng National Economic and Development Authority o NEDA na 4-day work week sa mga kawani ng City Hall. Ayon kay Iloilo City Mayor Jedy Treñas, sisimula ng implementasyon ng 4-day work week 2 linggo mula ngayon. Aniya, layo nitong makatipid sa kuryente at maibsa ng pasanin ng mga empleyado sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.
Maliban dito, mabibigyan din anya ng panahon ang mga empleyado na makapag-adjust sa kanilang schedule sa trabaho at kanilang tahanan. Samantala, sinabi pa ng alkalde na gagamit din sila ng mga modernong jeep upang maihatid ang mga empleyado mula sa district plazas patungo sa City Hall at pabalik araw-araw. Pag-aaralan din anya nila ang iba pang hakbang upang makatipid sa enerhiya ang syudad. Samantala, tinutulan ng Department of Finance at NEDA ang pagsasabata sa 7 mga panukala kaugnay sa National Minimum Wage. Sa pagtalakay ng House Committee on Labor and Employment, sinabi ni Jean Ginto, Legislative Liaison Specialist ng DOF, na hindi maaaring maging pantay-pantay ang sahod dahil iba't iba ang pangangailangan ng mga probinsya at lungsod sa bansa. Ano ang magiging malaki ang epekto nito sa pagtaas ng inflation rate na makakaapekto rin sa mga negosyo at kabuhayan. Habang suportado naman ni NEDA Director Reynaldo Cancio ang taas sahod, ngunit hindi dapat anya pantay-pantay nga dahil magkakaiba ang kalagayan ng ekonomiya ng bawat rehiyon sa bansa na dapat maging basehan sa halaga ng sahod ng bawat manggagawa. Kaugnay nito, nagbigay ang komite ng Kamara ng 30 araw na palugit para sa Department of Labor and Employment, National Wages and Productivity Commission, gayon din sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards upang mag-desisyon at magpasa ng report kaugnay sa hirit na pagtaas ng pambansang sahod. Oras sa buong kapulang Pilipinas, GWIC. 6:40 malipas sa 7 ng umaga. IZ Balita Nationwide. 6:00 makalipas sa 7 ng umaga. GWIC. Ito pa rin po ang IZ Balita Nationwide na sa bayang napapanood at napakikinggan sa ating mga kapatid na himpilan sa Home Radio at RPN sa 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro at 95.1 Home Radio Naga. Sa mga kapatid nating himpilan sa RPN na DYKB Bacolod at DZBS sa Baguio. RPN DZRL Batak, RPN DXKT Davao at RPN DXKT Dipolog. Good morning din sa mga nakatutok sa RPN DZKI Iriga at RPN DXXX Zamboanga. At tayo rin ay napakikinggan at napapanood sa DYAW 89.5 Lamorag Radio DWIZ Tacloban. 20 minuto makalipas sa 7 ng umaga. DWIZ! Humiling ng 15 pisong dagdag pasahe ang mga operator at driver ng Transport Network Vehicle Service para may taas sa 55 ang base fare na pasahe. Ayon sa TNVS community, hindi sapat ang kanilang kinikita dahil sa pagtataas ng presyo ng mga piyesa kasabay na sunod-sunod na mataas sa halaga ng mga produktong petrolyo. Bukod pa rito, ang mga pamilya, driver at jeepney operators ang pinakanahihirapan dahil sa mataas sa presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Iginit pa ng grupo na kanilang itutuloy ang petisyon kahit pa makasama sila sa mabibigyan ng mahigit 6,000 pisong subsidy dahil sa panandalian lamang ang naturang ayuda. Sa 3,982 members ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa Quezon City ang nakatanggap ng fuel vouchers bilang tulong sa sunod-sunod na oil price increase. Nitong Martes nang ipamahagi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang 500 pisong fuel vouchers sa unang batch ng TODA members. Ayon kay Belmonte, batid nila na ang pangangailangan ng sektor ng transportasyon ng lungsod. Kamakailan lamang nang magpasa ang Quezon City Council ng isang ordinansa hinggil sa fuel subsidy program para sa mahigit 25,000 miyembro ng QC TODAS kung saan makakatanggap ang mga kwalipikadong tricycles for hire ng 1,000 pesos na fuel subsidy sa pamamagitan ng isang fuel voucher. Gayunman, hindi pa naisa sa pinal ng lokal na pamahalaan ang Implementing Rules and Regulations o IRR at guidelines para sa proseso ng distribusyon nito. Samantala, pansamantalang solusyon lamang ang subsidy sa patuloy na pagsirit ng presyo ng oil products
Pananaw ito ni dating Quezon City Mayor Herbert Bistec Bautista, kaya't kailangan anyang mag-isip ng gobyerno ng pangmatagalang solusyon sa problema. Nakikitang solusyon ni Bautista ang pagbili muli ng gobyerno sa Petron para makapagbenta ng langis sa mas mababang presyo. Ayon pa kay Bautista, isa sa senatorial ng BBM Sara Unit Team sa platformang Internet Reform, Livelihood for All at Youth Protection and Welfare, maaaring ibenta ng gasolinahang pag-aari ng gobyerno sa 50 pesos kada litro ang gasolina kung 80 pesos kada litro ang bentahan ng mga pribadong kumpanya tulad ng Shell, Phoenix at iba pa. Tiniyak naman ni Bautista ang suporta sa pag-aproba ng Kongreso sa pagbili muli ng gobyerno sa Petron kapag naging senador sa darating na Mayo. Plano magtaas ang pasahe sa mga tren ang Department of Transportation o DOTR sa kabila na rin ng serye ng oil price increase. Ayon kay Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan, maigpit ang paalala ni Transportation Secretary Art Tugade na walang magiging pagtaas ang pamasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3. Mga gumagamit ng kuryente ito eh. Bati naman anya ng ahensya ang epekto ng patuloy na pagtataas ng presyo ng langis kaya hindi nila nais pang makadagdag sa pasani ng publiko. Mababatid na 11 magkakasunod na linggo na tumataas ang presyo ng langis sa bansa, busod na rin ang pagtataas ng presyo ng nito sa pandaigdigang merkado. Sasakayin ng Metro Rail Transit 3 o MRT 3 ang mga pasaherong hindi susunod sa ipinatutupad ng mga health protocols. Ito ang iginiit ni MRT 3 Director for Operations Michael Capati na mas maghihigpit sila sa mga hindi susunod sa minimum public standards sa buong linya ng MRT. Sinabi ni Capati na ang naturang hakbang ay para maprotektahan ang bawat pasahero sa patuloy na implementasyon ng Alert Level 1 sa Metro Manila. Hiningi naman niya ang kooperasyon ng mga biyahero upang mapanatili ang kaayusan sa mga tren at istasyon ng MRT3. Binigyan diin pa ni Capati na may karapatang magpababa ng pasahero ang mga train marshal sa sinumang mahuhuli nitong lalabag sa protocols. Samantala, humiling ang ilang food manufacturers sa Department of Trade and Industry para sa dagdag presyo sa kanilang mga produkto. Ito'y kasunod pa rin ang pagtaas ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Trade Assistant Secretary Ann Claire Cabuchan, maliban sa mga manufacturer ng sardinas, humihirit na rin ng taas presyo ang gumagawa ng processed milk o evaporated at condensed milk at canned meat. Sa ngayon o anya, pinag-aaralan pa nilang mabuti kung magkano sa kabuuang gastusin ng mga manufacturer ang napupunta sa kanilang fuel. Samantala, tatalakayin din ng ahensya kung maglalabas sila ng panibagong SRP o suggested retail price sa basic goods at prime commodities. Hindi pa ikinukonsidera ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpapadupad naman ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa kabila pa rin ang patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Trade Assistant Secretary Anna Claire Cabuchan, may mga mekanismo sa Price Act hinggil dito, kabilang na ang pagdedeklara ng state of emergency. Tiniyak naman ni Cabuchan na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon upang malaman kung dapat na magdeklara ng price freeze. Pinigyan din pa ni Cabuchan na sakaling magpatupad ng price freeze ay tanging ang mga pangunahing bilihin ang sakop nito. Ibig sabihin, hindi maapektuhan ang halaga ng mga prime commodities gaya ng harina, canned goods, plywood, mga gamot na itinuturing niya, na hindi itinuturing essential ng Health Department. Gaya din ang mga fertilizer, sibuyas, bawang at iba pa. Samantala, nasa 70% na ng official ballots ang naimprenta na para sa halalan 2022. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia, ito ay mula sa 67 milyon na mga balota na gagamitin para sa national and local elections sa Mayo. Samantala, kinumpirma ni Garcia na nasa mahigit 100,000 naman ng mga balota ang natukoy na depektibo, habang mayroon pang mga balota anya ang patuloy na sinusuri pa. DWIZ Bantay Halalan Coverage. Inilo naman ng COMELEC Commission on Elections na 105,000 lamang at hindi mahigit 5 milyon na imprentang balota para sa May 2022 polls ang maikukonsiderang bad ballots.
Paliwanag ng full body na isama lamang sa bilang ang mga good ballot na kabatch ng mga depektibong balota. Itinuturing na bad ballot sa mga balotang may dumi, hindi tama ang kulay, may excess lines, hindi tama ang putol at iba pang printing errors. Samantala, upang matiyak ang transparency sa electoral process, sinabi ng COMELEC na muli itong magsasagawa ng random testing sa mga printed ballot na bubuksan sa mga observer. Bukas, Marso 19 at Marso 20, ang pagtutok po ng DWIZ 882 at ng 979 Home Radio. Sa pagsasayimpapawid po katuwangan CNN Philippines ng ating Pilipinas Debates, The Turning Point, March 19 at March 20 po yan mga kaibigan, ganap na ikapito ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi. Sa bayan din po ito mapapanood at mapakikinggan sa DWIZ 89.3 Palawan o Dagupan, 94.3 Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio Davao, 895 Home Radio Iloilo, 935 Home Radio Cagayan, 98.3 Home Radio General Santos City, 92.3 Home Radio Legazpi, at 951 Home Radio Naga. Pilipinas Debate! Samantala, iginit ng Commission on Elections o COMELEC na walang hacking sa kanilang mga server. Ayon sa ito'y matapos maakusahan ni Senator Amy Marcos, ang Smartmatic na provider ng automated election system at vote counting machines o VCM sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, muli iginit ng komisyon na walang na-hack at sistema at na napasok sa base na rin sa investigasyon ng poll body maging na National Bureau of Investigation o NBI. Sa pahayag naman ni Senate Committee on Electoral Reform Chairman Amy Marcos, walang hacking pero nagkaroon ng breach o illegal ang pagpapalabas ng impormasyon sa Smartmatic. Sinabi naman ni COMELEC Spokesman Director James Jimenez na nang matanggap nila ang report mula sa isang network na mayroon naman ng hacking sa kanilang server, ay agad silang umaksyon at pinabe-verifika ito sa Smartmatic. Sinisilip din ng poll body ang mga CCTV footage upang alamin kung may kaduda-dudang aktibidad sa mismong pasilidad sa Santa Rosa sa Laguna. Sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan ng NBI ang nasabing usapin kung saan makaasa ang publiko na ligtas at kapanipaniwala ang buong sistema hanggang may proklama ang mga nanalong kandidato. Pinangunahan ng Commission on Elections sa COMELEC ang Unity Walk kasamang iba't ibang religious groups at community leaders. Ito ay isinagawa upang masiguro ang ligtas at payapang halala na gaganapin sa May 9, 2022. Kasama sa naturang aktibidad ang PPCRV, AFP, PCG, Kawanin ng Manila Police District o MPD at iba pang election stakeholder. Tiniyak naman ni MPD Director Leo Francisco na mas maraming pulis ang kanilang ipapakalat kapag nagsimula na ang pangangampanya ng mga lokal na kandidato sa March 25. Magpapatuloy din ang pagsasagawa nila ng COMELEC checkpoints sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naglabas na ng Fearless Forecast ang isang information and statistical data provider hinggil sa pagkapanalo ni Partido Federal ng Pilipinas frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ayon sa Splat Communications ay kahit sa Mayo ano may pang botohan, matapos makakuha ng 54.2% si Marcos sa Kalye Survey na isinagawa nitong March 1 hanggang 15 sa 3,000 respondents. Ipinabatid pa ng Splat Communications na nasa 13.4% ang nakuhang suporta ni Vice President Lenny Robredo, 8.5% naman si Senador Manny Pacquiao, 8% si Manila Mayor Isko Moreno at 1.8% si Senador Panfilo Lacson, samantalang nasa 13.23% ang undecided. Dahil sinasabing resulta ng pinakahuling Kalye Survey, binigyan din ng Splat Communications na tapos na ang laban bago pa man magbotohan at mayroon ng bagong pangulong bansa sa katauhan ni dating Senador Bongbong Marcos. Nagpaalam na sa kanya mga constituents si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sa isinigawang State of the City address, pinasalamatan ni Mayor Sara ang mga Davaoenyo sa kanilang suporta kasabay ng pagbabalik tanaw sa kanya mga naging tagumpay bilang punong lungsod sa nakalipas na 6 na taon. Sinabi ng Vice Presidential Aspirant
ng lakas CMD na mabigat sa kanyang puso magpaalam sa mga kababayan, subalit batid niyang suportado pa rin siya ng mga Dabawenyo sa pagtakbo sa mas malaking hamon ng paninibihan sa bansa. Si Mayor Sara ay running mate ni Partido Federal ng Pilipinas Standard Bearer Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at tinaguri ang Uni Team. Samantala, umabot na sa 1,853 ang kabuuang bilang ng mga naaresto ng Philippine National Police o PNP dahil sa paglabag sa umiiral na COMELEC gun ban. Sa datos ng PNP Command Center, nasa 1,785 dito ang mga sibilyan, 27 ang mga security guard, 15 ang PNP personnel, 9 sundalo at may 17 iba pa. Nakumpiska sa mga ito ang nasa 1,428 na mga armas, 678 na mga deadly weapons, kabilang na ang mga bomba o pampasabog at mahigit 7,800 na mga bala. Karamihan sa mga nahuli ay mula sa National Capital Region o NCR na may 672, Calabarzon na may 206, Central Visayas na may 200, Central Luzon na may 177, habang 97 naman sa Western Visayas. Ang naturang bilang ng mga nahuhuli ng PNP ay buhat naman sa may 1,746 na ikinasang operasyon sa pool ng magsimula ang panahon ng halala noong Enero 9. DWIZ Bantay Halalan Coverage. Oras sa buong kabuluhan Pilipinas. DWIZ alas 7:34 ng umaga. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Ating pong mga kapanayam ngayon ang kinatawan ng ang Provinciano Party List, si Congressman Alfred De Los Santos. Hi sir, good morning. Diyos maray na hapon, Pam. Diyos maray na aga po sa inyong lahat at magandang umaga rin po, Ma'am Sally. Sir, una, alam naman natin ngayon na sunod-sunod ang pagtaas ang presyo ng langisa at dahil dyan ay tumataas na rin po ang presyo ng mga pangunahing bilihin. So ano po ang plano ng ang Provinciano Party List para po matulungan ang mga taga-probinsya o yung mga nasa probinsya? Yeah. Simula po, Ma'am Sally, nung nagkaroon ng issue po with Russia and Ukraine, medyo expected na po natin talaga na mangyayari to. That's why tinutukan natin itong isyong to and tinutukan natin sa Kongreso ang pag-exempt ng ng tax, no? Kaya ito rin po yung nilalaban natin na proposal na yung excise tax ng fuel isuspend na muna, ma'am. At also, patagal na po natin pinaglalaban also yung pantawid pasada program. But syempre ngayon mas they need it more than ever na talagang ito po ang kailangan ng ating mga jeepney drivers nagpapasada with tricycles. At siyempre po, malaking tulong po ito sa ating mga pasahero. Odo ngayon yata, nag-decide ang Pangulo na ibinasura yung mga panawagan po na isuspend ang excise tax. Sa halipa ay pagkalooban po ng 200 peso kada buwan na ayuda yung mga may hirap na pamilyang Pilipino. Would you like to comment? Yes, ma'am. Kaya po, with that po, continuous po yung paghahanap natin ng more comprehensive solution, Ma'am Sally. Dahil kahit yun po yung pasya ng ating Pangulo, kailangan pa rin po talaga ng solusyon para sa paghihirap ng ating mga kababayan. Alam naman po natin, araw-araw bumabiyahe at gumagamit tayo ng gasolina. Kaya po, ay hinahanapan pa po natin ang solusyon at nakikita rin po talaga natin dito is yung pantawid pasada program sa ating mga commuter services at also yung sa ating mga gumagamit naman ng sarili nilang sasakyan, hanapan pa po natin ang solusyon talaga sa Kongreso. Congressman, sa inyo pong pag-iikot sa iba't ibang panig natin bansa, ano po yung nakikita nyo na pinakamalaking problema ng mga probinsyano? Nakita talaga po natin, Ma'am Sally, yung equality talaga ng opportunity, lalong-lalo na po sa infrastructure at kasama po ng infrastructure na to ay yung medical services, educational services. Kaya ito rin po yung tututukan talaga natin sa 19th Congress. Makikita natin, Ma'am Sally, sa pag-iikot namin na talagang
yung infrastructure medyo kulang pa po talaga at marami pa ang room for improvement. Mm-hmm. Kaya ito po yung medyo tututukan natin, Ma'am Sally. And then Congressman Alfred De Los Santos, kung papalarin po uli ang probinsyano party list sa nalalapit na halalan, ano po yung mga nagawa ninyo na ng mga resolution o panukalang batas na titiyakin niyo na maisasabatas na sa susunod na Kongreso? Halos lahat naman po ng na-file natin na hindi naging batas sa 18th Congress, i-re-file natin sa 19th Congress dahil lahat naman po ng ating final ng 18th Congress, nakita natin ang importansya. Alam niyo po, Ma'am Shelley, bilang isang probinsyano po, nakita po natin na lahat ng sektor po ay mahalaga. Mm-hmm. Ang sektor ng kalusugan, edukasyon, agrikultura, infrastruktura, at kahit po turismo at ekonomiya ay napakahalaga po. So, lahat po itong sektor na ito ay naglagda po tayo ng batas. At yan po ang mga patuloy po natin ipaglalaban sa 19th Congress po kung tayo po ay pala rin, Ma'am Shelley. Mm-hmm. Nako, Congressman Alfred De Los Santos, alam ko, busy kayo at kayo ngayon nagbibiyahe pa. So ingat po kayo at marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Shelley, at magandang umaga rin pa nakikinig at nanonood sa inyo. Maraming maraming salamat po. Okay, ingat po kayo. Ng ating Patrol 19, Celie Ortega Bueno. Samantala, dumating na sa Pilipinas ang 19 na Pinoy seafarers mula Ukraine sa nainilika sa gitna pa rin ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lou Ariola, Miyerkules ng gabi na dumating sa bansa mga tripulante ng Shariana L. Umabot sa mahigit 300 at ang bilang ng mga Pilipino sa nasa Ukraine at napauwi sa Pilipinas. Samantala, may 40 pang nailikas na rin. Hanggang ngayong araw, 370 mga Pilipino sa Ukraine na natulugan ng Department of Foreign Affairs. Kinumpirma ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA na nasa mahigit 10,000 OFWs ang patuloy na nagtatrabaho sa Russia sa gitna ng patuloy na pananakop nito sa Ukraine. Ayon kay POEA Administrator Bernard Orlalia, sa kabila ito ng mga sanksyon na ipinataw sa Russia kung saan walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang bakbakan at pagsalakay nito sa Ukraine. Sinabi ni Orlalia na habang tumatagal ang sagupaan ng dalawang bansa, mas lalong dumarami ang OFWs na apektado, partikular na ang mga Pinoy sa Russia na karamihan ay ang mga domestic workers. Iginiit ni Olalia na hindi madali ang repatriation sa mga Pinoy workers dahil sa pagsiklab ng gulo kung saan nasa kalahating milyong residente ang nawala ng supply ng kuryente, tubig at pagkain sa Ukraine. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Maynila Water Services sa NWRB o National Water Resources Board at MWSS para masiguro na patuloy ang supply ng tubig at maibigay ang kailangan ng kanilang mga customers sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Sa panayam ng DWIZ kay Jennifer Rufo, Corporate Communications Head ng Maynilad, ngayong tumitindi ang tag-init, lalong lumalakas ang demand sa tubig. Ayon kay Rufo, naghanda ang Maynilad ng supply augmentation sakaling kapusin ng supply dahil sa mababang level ng tubig sa Angat Dam. Meron na po tayong dinanda na ibang pagkukunan ng tubig bilang pandugtong po. Kasama po dyan yung aming pag-reactivate sa ngayon ng ilang mga deep well at saka meron po kaming tinatayo na 4 na modular treatment plant sa iba-ibang lugar po yan at kukuha po yan ng tubig sa mga kalapit na ilog. And then of course, wala kong tigil yung aming mga replacement ng mga lumang linya ng tubig at saka yung ating leak repairs throughout our concession area. Po na patuloy na gumagawa ng paraan ng Maynilad kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno para matugunan ang kakulangan sa supply ng tubig. Kaugnay nito, nanawagan si Rufo sa publiko upang mas makatipid sa supply ng tubig at mapaliit ang babayaran sa kanilang mga water bill. Hinihikayat din po natin ang mga water consumers
nagiging wise po at responsable sa paggamit ng tubig. Malaking tulong po yan para ma-stretch po natin yung limitadong supply at maitawid po natin yung panahon ng tag-init. May mga madali naman pong paraan para ma-stretch po natin ang supply ng tubig. Ano po? Like, yung mga simpleng tips lamang, like, mag-recycle po tayo ng tubig. We have to be mindful din po sa ating konsumo kasi minsan nagugulat tayo, malaki ang bill when in fact hindi natin alam, dumanyan sa metro, so ginamit natin. Hindi lang natin nagagamit ng ano, ng nami-measure, ika nga. Yan po ang sinig ni Jennifer Rupo, Corporate Communications Head ng Maynilad Water Services Incorporated. Icing Balita Nationwide. Samahan ito na ating balitaan. Tanggap na tayo ng pag-ulat mula sa labas ng impilan. Yung pong KAAPA, Civil Aviation Authority of the Philippines, patuloy hong iniimbitsigahan yung nangyaring pagbagsak po ng isang aeroplano sa bahagi po ng IBA Zambales, Patrol 45 Roles. Pero sa detalye, iniimbisigahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board ang insidente ng pagbagsak ng isang Rockwell Commander 685 Aero aircraft sa bahagi ng Barangay Santa Rosario, IBA, Zambales. Sangayon kay Erica Apolonio, ang mga imbisigador ng Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board ay nagtungo na sa Santo Rosario, IBA, Zambales at nakipag-ugnayan na rin sa local government unit upang ma-interview ang mga nakasaksi sa bumagsak na eroplano sa karagatan ng IBA, Zambales. Anim naman na sakay ng bumagsak na eroplano na pag-aari ng Sentinel Logistic Air Management ang naisugod ng mga responding Coast Guard personnel, hindi ng mga local government resident o LGU sa nasabing barangay sa Ramon Magsaysay Hospital sa IBA, Zambales. Sinabi ni Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng CAAP, na aantayin nilang makalabas sa ospital ang mga nakaligtas na pasahero upang magbigay ng kanilang written testimony o statement para maisagawa ng formal ang investigasyon. Raul Esperas, Patrol 45, nagulas ang pilang may todo lakas, DWIC. Maraming salamat, Patrol 45, Raul Esperas. Samantala, lalaki, kalaboso sa pang-hold up. Detalye ng balita ay atin ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Arestado ang isang lalaki dahil sa umunoy tangkang pang-hold up sa isang remittance center sa General Espino Street, Barangay Central Signal Village sa lungsod ng Taguig. Kinilala ang suspect na si Michael Catalan, 42 years old at residente ng lungsod ng Pasay. Nakatanggap daw ng sumbong ang mga otoridad ukol sa pang-hold up ni Catalan sa isang sangay ng LBC sa Central Signal Village at doon na nga ito na sakote ng mga pulis. Nakuha mula rito ang isang improvised shotgun sumpak na may kasamang mga bala at cash remittance na abot sa mahigit 8,000 piso. Nakakulong na ngayon ang suspect at nakatakdang sampahan ng reklamong robbery. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ. IZ Balita Nationwide. Salamat, Patrol 13. Ang balita ay atin ni Gilbert Perdes ang oras, mga kaibigan. DWIZ. 7:49 na ng umaga. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakala. Asahan ang pagsipa sa presyo ng bigas sa susunod na linggo kasunod ng patuloy ng pagtaas ang presyo ng mga produkto petrolyo. Paliwanag na sa mga industriya ng agrikultura o sinag, 6% na kanilang production cost na napupunta sa krudo dahil sa paggamit ng mga traktor at patubig sa kanilang pananim. Ayon kay Sinag Chairman Engineer Rosendo Soho, maliit ang ayuda ng gobyerno para matulungan ng lahat ang magsasakana at mangingisda sa Pilipinas na nasa 10 milyon. Igilit naman ni Soho na mainam na suspindi ng 3 buwan ang excise tax sa langis at bata. Kahapon, sinimulang ipamahagi ng Department of Agriculture ang 3,000 pisong fuel subsidy para sa mga mangingisda at magsasaka sa Tacloban, Leyte. Balita sa labas ng bansa.
Kinansela ni Camilla, Duchess ng Cornwall, ang kanyang nakatakdasa ng pagdalo sa Cheltenham Festival dahil sa COVID-19. Maliban dito, hindi rin siya nakapunta sa Queen Mother Champion Steeplechase upang ipresenta ang tropeyo sa mananalong owner na jockey at trainer. Nabatid na nakaranas pa rin ang side effects ng COVID-19 ang Duchess ng Cornwall. Noong Pebrero, nang tamaan ang nasabing sakit si Camilla at maging ang kanyang asawa na si Prince Charles. Sa entertainment, o trending news. Ipinakita ng dating sexy star na si Aubrey Miles ang kanyang walang kupas na kaseksihan sa isang post nito sa Instagram. Kita po sa naturang post na nagre-relax siya sa bathtub kung saan walang saplot ang kanyang katawan. Eh, bathtub naman din kasi. Kaya naman, agad na napukaw nito ang pansin ng mga netizens na lang naturang litrato ay kinunan sa araw mismo ng 42nd birthday ni Aubrey Miles. Samantala, nasa Boracay ngayon ang sexy star kasama ang kanyang pamilya at nabatid na isang buwan silang mananatili doon para maparamdam sa kanilang mga tsikiting ang buhay sa isla. Updates at inside stories sa iba't ibang sport. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Hoy, ang Meralco versus San Miguel at Magnolia versus Phoenix maghaharap sa PBA quarterfinals mamaya. Detalye mula sa ating Mr. Real Sports Anthony Suntay. Anthony, good morning. Magandang mga J-Mark, ang PBA Governors Cup ay magtutuloy ng kanilang quarterfinal phase, yung twice to beat advantage, yung top 4 teams, laban sa next 4 teams doon sa team standings pagkatapos ng elimination round. At yung kuponan ng Meralco Bolts at saka yung kuponan ng Magnolia, which actually finished number 1 in the team standings, silang dalawa ay may twice to beat advantage, laban dito sa San Miguel Beermen at saka sa Phoenix Super LPG Fuel Masters respectively. Kaya yung mga laban niyan, 3 o'clock in the afternoon ang unang laban, second game sa Smart Arena na Coliseum, gaganapin ng 6 in the afternoon. So ngayon makikita natin, itong kuponan ng Meralco, kung manalo po sila mamaya, pasok na po sila. They will be the first team into the semifinals. Same na rin dito sa Magnolia, pambansang Manokhatcha. All they need to do is just win one game. Kahapon, naglabas ng panayam itong si Matthew Wright ng Phoenix Super LPG at tinanong niya, sabi niya, sino bang takot sa Magnolia? Sabi niya, hindi kami dahil kahit silang number 1 team, kahit kami ang number 8 team, alam mo, dalawang panalo, kayang-kaya namin yun. So tignan natin kung yun ang mangyayari. San Miguel Beermen naman, on the other hand, are also confident dahil meron silang Shabazz Muhammad. Shabazz Muhammad, incidentally, dapat makakapaglaro para si Meralco Bolts. Hindi sila nagkaayusan sa kontrata and he ended up with the San Miguel Beermen. The last time these two teams met actually, itong player na si Shabazz scored 57 points sa panalo ng San Miguel Beer. Kaya sabi ng San Miguel, eh sa tingin namin, kaya namin yung kuponan ng Meralco. Meralco naman, all they need is just one win. So it's gonna be a very interesting matchup mamayang 3 at saka 6 sa PBA mamaya, J-Mark. Oo, Anthony, pero bukod dyan, mukhang maiba ako ng topic. Ano? Go ahead. Binabantayan natin ito sa patapa. Mukhang ano ba to? Justice ba to para kay EJ Viena? Alam mo, mas lumalaki lang yung sunog talaga dyan sa problema nila. Dahil ang ginawa nga ng POC, for everybody's information, sinuspindi po nila ang PATAFA for 90 days. Ibig sabihin nun, yung PATAFA cannot function and do any of their functions for the next 90 days. Ibig sabihin nun, itong darating na SEA Games, hindi nila in-endorse itong si EJ Obiana. Ngayon, yung POC now can take over those functions and can now reinstate itong si EJ Obiana. Alam mo, to a certain extent, yes, it could be, pero at the same time, nakausap ko kasi talaga yung both parties. And, you know, these two parties should really just sit down. May mediation kasi dapat na mangyayari talaga. Ang ginagawa nilang mediation, yung media. So ang ginagawa nila is they're airing their grievances dito sa media. Pero ang problema, kung sila-sila dalawa kasi mag-usap, sana maayos na lang yan. Because actually, sa totoo lang, J-Mark, may kasalanan din naman talaga kasi si EJ Obiana doon sa mga ano, doon sa kanyang hindi tama pag-liquidate nung kanyang pag-disburse nung bayad sa coach, no? So PATAFA naman just wants to be able to make sure that they instill discipline sa lahat ng kanilang mga atleta. Pag hindi nila kasi ginawa yun, baka magreklamo naman din yung mga ibang mga atleta. Hindi naman po pwedeng dahil sabihin na dahil number 5 sa mundo to si EJ, hindi na siya pwedeng sumunod sa kanilang mga ginagawa mga patakaran. So, you know, again, these two have just
need to sit down para naman yung mga iba't mga ibang grupo katulad ng Philippine Olympic Committee hindi na pumasok sa eksena. I just hope AJ Mark matapos na talaga to kasi napakatagal na natin pinag-uusapan ito eh. Oo nga. At sabi nga dapat once and for all magkaayos na rin silang dalawa. For the benefit of the Filipino people, di ba? Ay nako, sana talaga ipagdasal natin ang mangyari in the next couple of days. Mm-hmm. Anyway, Anthony, happy weekend ah. Happy weekend din sa inyo. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. At todong lakas sa pagbabalita na napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ito po ang DWIZ, may todong lakas. Balitang sigurado. Dapat sa serbisyo. Sa komentaryo numero 1. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Joanna Luna. Ako naman po si Judith Estrada Larino. Ako naman, J. Mark Dagala. Ando bayanan, susunod na ang programang Karambola kasama sina Attorney Trixie Cruz Angeles, Boss Conrad Banal at Congressman Jonathan De La Cruz. IZ Balita Nationwide.